Kung mapapansin nyo, hindi po kulay pink or hindi kulay gray yung paa niya, no? Magandang araw mga kaibon. Narito na naman po tayo para sa isang video na Usapang Ibon. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutan i-like, i-share, and i-subscribe para updated ka sa mga bagong videos na ilalabas natin. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na natin to. Magandang araw sa inyo mga kaibon. At welcome back na naman sa ating YouTube channel Dan Bato on Aviary para sa isang na namang bagong video ng Usapang Ibon. Ngayon po, pag-uusapan naman natin ngayon yung mga pesteng scaly mites or scaly mites ng mga ibon natin na kadalasan lumalabas dun sa mga paa nila, no? Yung mga paa nila, ito yung parang kaliskis na puti-puti na kumakapit na parang ewa, na parang buhangin, na parang nato yung poops. Minsan umaabot po yan sa nguso nila, sa tuka nila, sa ilong nila. So, yan po yung pag-uusapan natin, no, kung paano natin tatanggalin yung scaly mites sa napakadaling paraan. So, abangan nyo po itong video na to. At kung bago ka lang sa aking channel, baka naman po pwede na paki-click yung subscribe button, paki-like na rin. At saka mag-comment po kayo ng pa-shoutout para po sa mga susunod na video, kasama na, po kayo sa panibago nating raffle. So, ano pang hinihintay nyo mga kaibon? Tara, ituturo ko sa inyo kung paano tanggalin yung scaly mites ng mga ibon nyo. 2,000 years later. Maya-maya po mga kaibon, ano, sisimula na po natin ang paggamot doon sa isang ibon nating merong scaly mites. So bago po yan, mag-shoutout muna tayo doon sa lahat ng mga nagpa-shoutout nung nakaraang video para po sila na naman yung mga kasali doon sa panibago natin Apple. Hindi pa po natin na ibabalag yung nakaraang nanalo, gawa po ng hindi pa po nagpupunta yung winner. So kapag nagpunta po yung winner, ibablog po natin ulit yun para po makita natin. At para makita nyo rin na ano po, na nakuha na nila yung ibon. So sa lahat po ng mga sumuporta, sa lahat po ng mga nag-subscribe, sa lahat ng mga nagpa-shoutout, sa lahat ng nag-comment, lahat ng nag-share, maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil po sa inyo, kaya tuloy-tuloy po itong mga video na ginagawa ko. Dahil kung wala pong suporta nyo, baka malamang matagal na rin akong tumigil. Kahit pa paano, may konting natututunan dun sa mga itinuturo natin sa maliit na paraan ng pagbablog ko. Sana po natutulungan ko kayo. So eto na po yung mga tao nagpapa-shoutout at maraming salamat po sa pagsuporta. Yan mga kaibon, so balik tayo dun sa issue natin ngayon, no, na mga scaly mites ng mga alaga nating ibon. Ngayon meron po akong ipapakita sa inyo na isang condition ng ibon na kung saan meron siyang scaly mites sa paa. Kadalasan mga kaibon, kapag ka nangyari po to sa mga ibon nyo kung sahen or sa kakman, hindi po nagbe-breed yung mga ibon natin. So bibigyan ko po kayo ng isang sample ng ibon which is may scaly mites, no. Tingnan natin ito, tong hen na to, kung makikita nyo. Yan po yung paa niya, no. Makita nyo, parang meron po tayong mga ano sa paa niya. Yan, kung mapapansin nyo, hindi po kulay pink or hindi kulay gray yung paa niya, no. Kung mapapansin nyo, meron po siyang mga scaly mites. So, kadalasan pong nangyayari ito mga kaibon, after
after mag-breed yung ibon natin, no? So, ganun po ang nagiging epekto niyan kapag ka after mag-breed. Okay, mga kaibon, yung isang example ng pinakita ko sa inyong may scaly mites na mga alaga natin or yung isang ibon natin na may scaly mites, no? Napakadali pong gamutin yan, no? Napakasimple lang pong gamutin. Napakasimple lang din gawa ng paraan. Huwag po kayo mawawala ng pag-asa or kung mawawalan kayo ng hope or anything sa ibon nyo na hindi na siya gagaling dahil napakadali pong gamutin nung scaly mites. Ito po yung kadalasan na ginagamot ko para mawala po yung scaly mites ng ibon. 1 minute 37 seconds later. So yan mga kaibon. Ito po yung kadalasan ginagamit ko, no, sa paa o sa mga puka ng ibon na may scaly mites. Ito po ay petroleum jelly lang, no. Napakadali pong gamitin yan. Ipapahid nyo lang po siya at ikukuskus nyo lang po sa mga paa nila. Maya-maya po, papakita ko po sa inyo yung actual na paggamot, pag-grab nitong petroleum jelly para makita nyo kung paano siya matanggal. Meron naman po tayong ibang mga gamot, no, na pwede nating gamitin sa paggamot ng mga scaly mites ng ibon. Nandyan po yung tawag nito, yung katyalis. Nandyan din po yung tawag nito. Nandyan din po yung isang ointment na ginagamit nila, no, yung sulfur ointment. Yan po, madali pong gamitin yan kapagka yung ibon natin ay nagkakaroon ng mga ganyan. So ito mga kaibon, hinuli na natin yung ibon na merong scaly mites, no. Kung makikita nyo po yung paa niya, nakikita nyo na meron po siyang mga parang puti-puti, no? Hindi lang po ganun kalinaw yung camera natin, pero mapapansin nyo po na hindi po okay yung paa niya. So, yan po, no? Tingnan nyo yung isang paa niya, makikita nyo rin po na meron po mga scaly mites. Para po siyang mga poops lang na puti-puti na nakadikit doon sa mga paa niya. So pagka ganito po yung kondisyon ng ibon, mga kaibon, ano, hindi po magbi-breed yung ibon dahil wala po yun sa kondisyon. So ang gagawin nyo lang po, kuha po kayo nitong petroleum jelly, no. Ito, matagal-tagal na talaga sa akin to dahil hindi naman po masyadong gamit na gamit. Minsan lang po talaga magkaroon ng case. So naglagay po tayo ng petroleum jelly sa kamay. Lagay lang po natin to, tapos i-rub lang po natin to sa mga paa niya, no. Pagka nirab nyo po ng nirab yan, lalambot po yung mga scaly mites niya sa paa. Tapos kung hindi naman po severe yung scaly mites, hindi po siya dudugo, no. Talagang parang mapupudpud lang yung mga puti-puti. At saka kung ano-anong meron doon siguro sa scaly mites, siguro mga kuto, yan po yung mag-aalis. Yung petroleum jelly, yan po yung mag-aalis ng mga scaly mites sa paanong ibon natin. Kung mapapansin nyo po, nagpipink po agad yung paa, pero continuous nyo lang pong irab, huwag nyo pong kukutkutin, irab nyo lang ng irab, para po unti-unti pong mapudpod yung scaly mites doon sa paa niya. Sa case nito, mga kaibon, wala naman sanguso, no? So, puro sa bibig lang, lagay natin, sa paa lang. So, irarab nyo lang po na irarab. Mga 2 hanggang 3 araw nyo lang pong gawin to, mga kaibon, eh sigurado magaling na yung paa ng mga ibon nyo, mga alaga nyo. Sa una po, syempre, medyo masasaktan-saktan sila dahil nga po gawa ng nalinis yung paa nila, parang natanggal yung mga sirang balat. So, maninibago po talaga yan sila sa una. So, parang hirap silang tumungkod or minsan naman po hindi. Kapag ka-severe lang, saka po sila may hirapan na tumungkod. So ngayon po, medyo tapos na tayo dun sa isang paa maglagay, no. So kung mapapansin nyo po, medyo lumabas na yung kulay pink nung paa niya. Kaya lang po, parang syempre, nasugat. Para pong aruy! Makakagat ka naman, ginagamot ka na nga . So ayan po, no. Nagagalit siya, diba siguro nasasaktan. Gawa nung nilalagay na natin ng petroleum jelly yung paa niya. So nasasaktan siya. So mga kaibon, ayan po ah.
kuskus nyo lang na ikuskus. Huwag nyo naman pong masyadong pagkakuskusin. Ano ba? Ba't mo ba kinakagat yung kamay ko? Hayaan nyo lang pong ano, irab nyo lang po ng irab at lalambot po yung mga scaly mites sa paa niya. So may mga severe po nito, no? Yung sobrang severe na scaly mites na kapag kinutkot nyo, eh talagang dudugo po yung mga paa nila, no? Yun talagang halos dumugong dugo na kulay pula rin yung mga petroleum jelly na natatanggal at saka yung nararab natin. So, ganyan lang po. So, yan mga ibon, nakita nyo na ha, kung gaano kadaling tanggalin. So, after po nito, no, mga isa o dalawang araw, gagaling na po yan. Tapos, babalik na po yung normal niyang balat. Kung pagkakinaumagahan po, nakita nyo meron pa, pwede nyo po ulit siyang dagdagan. Pwede nyo pong ulitin yung procedure. Kuskusin nyo lang po. Para po totally mawala po talaga totally yung pinaka-scaly mite niya sa paa. Sa ganun po, magiging okay na naman po yung ibon at handa na naman po siya ulit mag-breed. O, ayan mga kaibon. Natapos na natin yung paglalagay natin ng petroleum jelly. At mga kaibon, sana kahit papano, sa kaunti na namang video at maiksi nating video, may kahit papano natutunan na naman kayo doon sa munti nating tutorial para yun sa mga newbie at para din dun sa mga hindi masyadong mga newbie at kahit papano may natutunan kayo. So ayan mga kaibon, so nandito dumako na tayo doon sa tawag nito, doon sa favorite part nyo, doon sa mga nagpa shoutout, nakita nyo naman kung sino yung mga nagpa shoutout. So sila po ngayon ulit yung mga kasali doon sa raffle natin na maaaring pala rin na manalo ng mga mumunti nating ibon na alaga natin, no? So pagpasensyaan nyo na ulit yung mga ipapamigay nating ibon at sana mga kaibon, pala rin kayo kung sino man po yung mga mananalo or mananalo dito sa ating munti nating parapol. So hanggang sa muli mga kaibon, ito po si Dan Batoon na nagsasabing breed lang ng breed para happy happy lang.